Hello, fellow teachers, parents, tutors, viewers, good evening. Ako po ay si Mrs. Erlinda Claveria, isa akong teacher, tutor, demonstration teacher, book writer, at ako ang nag-imbento ng E.S. Claveria's technique for reading and for simple mga simple techniques in mathematics for pupils who cannot memorize the basic facts. No finger counting. Ngayon, sa gabing ito ay nais kong i-share sa mga ibahagi ang aking nalalaman sa mga nagtuturo sa nursery, daycare, at sa mga kinder. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay reading readiness. Kung paano ninyo ihahanda ang mga bata sa actual na na beginning reading, ang panimulang pagbasa. Ngayon, kailangan ang mga bata ay bago isabak sa beginning reading, kailangan lutuin mo muna sila, lutuin muna ninyo sila sa panimulang sa reading readiness, kahandaan sa pagbasa. Yung mata, left to right, tinahanda yan, na following instruction. At ang pinakamahalaga dito ay ang similarities and differences. Sa E.S. Claveria's technique kasi, dapat ma-identify ng bata ang pagiging katulad ng larawan sa printed syllable. Katulad halimbawa ng tulad nito. Ito ay dahon. Pero may similarity siya sa da. So, kailangan marunong siya mag similarities and differences para madali siyang makabasa. Ngayon, itong technique sa nursery na ibabahagi ko sa inyo ay kailangan picture reading muna. Dapat master nila ang mga larawan, yung mga symbols, yung larawang pananda na gamit ko sa pagtuturo sa beginning reading sa E.S. Claveria's technique. Hindi ako nagtuturo ng letters of the alphabet sa beginning reading kung E.S. Claveria's technique ang gagamitin, sapagkat ang E.S. Claveria's technique ay hindi nagtuturo ng letters of the alphabet sa pagbasa, at hindi rin nagtuturo ng hindi inuuna ang sounds o tunog, kasi matatagalan pa makabasa ang bata kung gagamit ng sounds sa unahan, maraming tunog at saka maraming letters. At ang letters ay nakakalito sa mga bata, sapagkat ang bawat letter ay may iba't ibang tunog. Halimbawa, letter A, apple, letter A, angel, letter A, always. Halimbawa, letter U, uniform, umbrella, ultra. So, malilito ang bata pagdating na sa ano. At saka, very time consuming na magpapamemorize ka na letters of the alphabet, na ang pagbasa ay hindi naman pa-alphabet o pa-spell ang pagbasa, at hindi naman patunog. Yan ang aking katwiran. Kaya ang E.S. Claveria's technique ay gumagamit ng nagtuturo muna sa by syllables, papantig. At ang bawat pantig na ito ay may katapat na, may kumakatawa na larawang pananda. At ang larawang pananda ng ito ay mahal, napakahalaga sa pagbasa, sapagkat ito ay tinatago muna, nakatago sa utak ng mga bata. At every time na babasa sila ng mga words, may nagpa-pop up ang mga larawang ito. Halimbawa, ang la. Sa utak nila ay nakikita nila ang lapis. Halimbawa, da. Ang da ay nakikita nila yung dahon na nasa utak nila. Yung ma, nakikita nila ang mata. So, sa bawat pantig ay may nakikita silang larawan. Pero, may specific na iisang larawan lamang, hindi iba-ibang larawan. Katulad ng, halimbawa, ang ma, magsisimbolize ng manok, mata, mangga, munggo. Ay naku, malilito ang bata. So, dito, bawat printed syllable ay isa lamang na panandang larawan ang kumakatawan. At hawig na hawig sa printed
syllable ang larawan na yan. Katulad nitong, katulad ng lapis. O, tingnan ninyo. May similarity yan, o. May similarity sa la. Tapos itong, itong da. Yan, o. Ang kaparehong-kapareho yan. At ang mga larawang ito ay kilalang-kilala ng mga bata. Kaya madali nilang tandaan, madali nilang matandaan, at madali nilang maipasok sa kanilang utak. So, yan ang sikreto ng Escolares Technique. Kung kaya, kahit sa loob lamang ng 10 minutes, ay makakabasa na kaagad sila ng words. Ha? Kung matalino, 10 salita kaagad ang mababasa nila sa loob lamang ng 10 minutes, at ang average ay 30 minutes, kakabasa na sila ng 10 salita. Pero yung slow learner, medyo delayed. Siguro mga, ano, mga 7, mga ilang minutos yan. Baka mga 5, naabuto ng oras, ilang oras. So, yan ay ituturo ninyo sa nursery at ituturo din natin sa kinder, sa first team. Kasi sa kinder, pwede na sila magbasa sa ng beginning reading, pwede na sila mag panimulang pagbasa sa second sem. Kasi marami naman ang matalino sa kinder, mga average. Basta, pero sa nursery, hindi pa sila pwede mag beginning reading. Talagang laro lang na muna. Tapos pwede, pero pwede nang ipakilala ang mga larawan. Pwede na kayo mag picture reading para pagdating ng oras na magbe-beginning reading na, nako, napakadali nilang matuto magbasa kasi master na nila ang mga larawan, nakatago na dyan sa utak nila. Ito na, ganito ang gagawin natin, ha? Parang laro-laro lang. Ipapakilala muna ninyo ang mga larawan. At habang pinapakilala ninyo ang larawan, i-describe ninyo ng mabuti para pumasok sa kanilang conscious, subconscious mind. Ito na. Magsisimula tayo sa dahon. Tingnan. Mga bata, ito ay dahon. Ano ang kulay ng dahon? Green ang kulay. May tangkay pa, oh. Karamihan sa mga halaman ay green ang dahon. Ayan, oh. Tingnan na mabuti. O, oh, yan ay dahon. Ano yan? Dahon. Ito ay aso. Kumakahol ang aso pag nakataas ang tainga, kumakahol siya pag nakakita ng pusa. Pag alis ng pusa, siya ay matutulog, nakababa ng tainga. Okay? Aso, ano yan? Aso. Ito ay isang instrumento, gitara, ha? Tinutugtugan, ya? Tumutugtog yung kliling, ting, 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 ting. Yan, gitara. Pagkatapos, gamitin, isabit sa dingding, okay? Ulitin yan, gitara. Ito ay kilalang-kilala ninyo. Ano yan? Lapis. Ang lapis ay ginagamit sa pagsulat. Ano ang kulay ng lapis dito? Ito ay yellow. Nakatayo o nakahiga? Yan ay nakatayo. Ulitin, ano yan? Lapis. Ito, ano ito? Mata. Lahat tayo ay may mata. Ilan ang mata? Dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Ano yan? Mata. Ano ang ginagawa ng bata? Ang bata ay naliligo, ah, ligo, ulitin, ligo. Oh, may shower, may gripo, nakatayo ang bata. Yan ay ligo, ulitin, ligo. Ito ay tubig. Anong lumalabas sa gripo? Tubig, ulitin, tubig. Ayan, oh, lumalabas sa gripo, tubig. Ito ay payong, may bubong, may hawakan. Saan ginagamit ang payong? Kung maulan, saka mainit, sapagkat ginagamit natin yan para hindi tayo magkasakit. Alright? Ano ito? Payong, ha? May hawakan. Tanda, no? May bubong. Ano itong dalawang bilog? Yan ay bola, ha? Laruan, basketball, ginagamit sa pag-basketball. Anong kulay? Orange, ha? Dalawang bilog na bilog, yan ay bola. Ulitin, ano ito? Bola. Sino ito? Oh, may tungkod, kalbo. Si Lolo ito, Lolo, ha? May tungkod para hindi siya madapa. Mahina na si Lolo. Oh, wala nang buhok si Lolo, kalbo. Ano yan? Lolo.
Ito ay tabo. Ang tabo ay ginagamit sa pagsalok ng tubig sa timba. Kung maliligo ka, kung magugas ka ng kamay, gagamit ka ng tabo para makakuha ng tubig sa timba. Ayan. May pako, nakasabit sa pako ang tabo kapag di na ginagamit. Para hindi mawala, hindi masira, ulitin, tabo. Ito ay gatas. Ayan, gatas. Iniinom ninyo sa umaga, sa gabi. Anong kulay ng gatas? Puti. Yan ay pampalakas, pampalusog, pampatalino. Ito, ano ito? Lapis. Ha? Lapis. Lapis. Ito ay ano yan? Dahon. Ito aso. Ito gitara. Lapis. Ito ay mata. Ito ay ligo. Ito ay tubig. Payong. Bola. Lulo. Tabo. Gatas. Lapis. Ito ay dahon. Ngayon, sasabihin natin ang unang buka ng bibig. Ha? Anong ibig sabihin ng unang buka? Unang buka, unang pantig, simula ng salita. Halimbawa, ang pangalan mo ay Anika. Ha? Anika. Anong simula ng Anika? Unang buka? A. Danilo. Anong simula ng Danilo? Da. Ha? Da. Halimbawa, Ramon. Ramon. Anong simula ng Ramon? Ra. Halimbawa, Lorna. Lorna. Anong simula ng Lorna? Lo. Alright. Ha? Yung unang buka ng bibig. Ito ay dahon. Tingnan ang daliri ko. Dahon. Dahon. Ito ay da. Aso. Ito ay a. Gitara. Ano yan? Gi. Lapis. Ano yan? La. Mata. Ano yan? Ma. Ligo. Li. Tubig. Tu. Payung. Pa. Bola. Bu. Lulu. Ayan. Lu. Tabo. Ano yan? Ta. Gatas. Ga. Lapis. La. Dahon. Da. Ngayon, ito na lang ha. Tingnan natin. Para malinaw, dito tayo sa blue. Okay. Ulit, ano yan? Da. Ito, a. Ito, gi. La. Ma. Li. Tu. Pa. Bo. Lo. Ta. Ga. La. Da. Right? Very good. Ngayon, magpipicture reading na tayo. Ha? Magbabasa na tayo ng mga larawan. Ano nga yan? Da. Ito, la.
ito da. Tingnan natin ha, basahin natin. Ay, ito pala. O, ito. Ulit, ito ay ga. Ano yan? Ga. Ito, da. Ito, ga. Basahin. Da, ga. Ulit, daga. Ito ang daga. Yan o. Daga. Basahin uli. Daga. Ano yan? La. Ito ay ta. Ulit, la. Ito, ta. Basahin. La, ta. La, ta. Ito ang lata. Lata ng sardinas, lata ng corned beef, lata ng sausage, lata ng... Right. Ano yan? Lu. Ito, bu. Ulit, lu. Ito, bu. Pasahin natin. Lubu. Ulit. Lubu. Ito ang lubu. Yan. Lubu. Hindi ba may kanta niyan? Ako ay bumili ng lubu. Lubu. Pasahin ulit. Pa. Ito ay tu. Pa. Tu. Pasahin. Pagtabi natin o. Pa, to. Ulit. Pa, to. Pato. Ayan. Yan ang pato. Ano yan? Li. Ito. Ma. Li. Ma. Pagtabihin natin. Ano yan? Li. Ito. Ma. Lima. Ito ang lima. Lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ano yan uli? A. Ito. Gi. Ito. La. Ulit. Ano yan? A. Ito. Gi. Ito. La. Basahin ang tatlong larawan. Pangalanan ng tatlong larawan. Unang buka ng bibig. A. Gi. La. Ulit. A. Gi. La. Yan ang pambansang ibon ng Pilipinas. Agila. Yan ang hatibon. Hari ng mga ibon. Yan ang agila. Napakaganda. Napakalaki. Yan. Napakalakas ng ibong ito. Kaya siya ang piniling pambansang ibon ng Pilipinas. Bueno, fellow teachers, mga magulang, pwede rin kayo magturo sa inyong mga kids ng ano, panimulang paghahanda sa pagbasa. Ihahanda ninyo ang mga anak ninyo para yung mga maliliit ninyong bata, turuan na ng mga larawan para masanay ang kanilang mata, mamaster na nilang mga larawang ito. At dahil ito ay ililipat din, pag nag-beginning reading na, ready na sila magbasa, madali sila makabasa, sapagkat ang mga larawang ito ay may similarity, di ba? Oh? May similarity. Ito na, oh. Pag wala ng larawan, basa na kagad nila yan. Dahil yung mga larawan ay nandun sa kanilang utak. Limbawa ito. La. Di ba may similarity? Yan, no? Kapareho. Kaya train the pupils, especially ano, in similarities and differences. Itong lo, tingnan mo. Parehong pareho.
Lo kalbo, may tungko dito na si Lolo, oh. Lo. So, itong ano, yung 2, tingnan lang 2. Ito, anong lumalabas sa gripo yan ay tubig 2. So, dahil sa may similarities ang mga ano, ang mga larawan sa printed syllable, madali ka agad sila makabasa. Minutes lang makakabasa na sila, lalo na kung may nakatago na itong mga larawan sa kanilang utak. Katulad nito, basa na nila yan, oh. Kahit na wala ng larawan, dahil yung mga larawan ay nandoon na siya sa kanilang utak. Halimbawa, ito, tingnan, lo-bu. Dito, pag binasa nila ito, ang nakikita nila yung lolo, si lolo, ha? Kita nila si Lulu. Ito naman, pag binasa yan na bu, ang nakikita nila ang bula. Dalawang bilog na bula. Kaya madali silang makabasa. Kung dadaan pa sila sa mga alphabet, sa letters of the alphabet, sa mga sounds, ang tagal-tagal. Kasi teach one sound a day for mastery. So napakatagal niyan. Abutan kang siyam-siyam. Pero kung sa A-Sclavres technique, napakadali. Sapagkat ang nakakapagpadali dyan ay ang mga panandang larawan na may mga similarity sa printed syllable. At iisa lang, bawat printed syllable ay iisa lang ang nakatukang larawan, hindi marami. Kasi malilito ang bata kung napakarami. Alin ba dun ang talagang tunay? Kaya kung lulu lang ang ano, larawan, kung papayong lang, wala nang papayo, wala nang palaka. Ha? Kasi kung may palaka pa, may papaya, ang dami na, malilito ang bata. At saka, dapat kilalang kilala ng bata ang larawan. Yung bula, kilalang kilala. Huwag na huwag kayong magbibigay ng mga larawan na hindi kilala ng bata sapagkat hindi sila makakabasa kaagad. Alright? Bueno, naintindihan na ninyo ang ibig kong sabihin. Siguro na napakadali kung isasama ninyo ang mga larawan, ang panandang larawan, sa reading readiness, sa paghahanda sa pagbasa, para pagdating ng oras na magsisimula na sila, mag actual beginning reading na sila, ay nako, hindi kayo mahihirapan, pati ang mga bata ay hindi rin mahihirapan. So hanggang dito na lamang. Ngayon, kung kayo ay nahihirapan mag drawing, wala kayong hindi ninyo alam, mag order na lang kayo ng aklat sa akin. Tumawag kayo sa, o mag-text na lang, 09064847001. Kasi ang mga larawang ito ay nandito sa akin. Mga larawang ito. Tapos may mga, yan o. At may, ano rin ako, may aklat kung nakakalimutan ninyo yung ano. Tapos tingnan ang mga video, yung ano. Ulit, i-review ninyo ang video hanggang sa master ninyo. Kaya mag-subscribe kayo, mag-like, mag-share, mag-comment, and click the bell button so that you will be notified for my next video. Okay? Salamat nga pala sa mga nagsusubscribe, sa mga nagla-like, mga nag-comments. Thank you. Thank you for supporting my advocacy. Bueno, hanggang sa susunod naman na episode. Thank you for watching.